Yan, bossing, magandang araw sa atin lahat. Ayan. Meron tayo ngayong makina ng Caterpillar 950F. Tinanggal natin ang cylinder head. Ayan. So, ngayon, i-check natin kung okay pa. Ayan. Ito yung, ang makinang ito ay ano, ang makina ito, 3116. Ayan. Nalilimutan ko. Ayan. Check upin natin yung ganito. Ito, ayan. Okay siya. Ayan. Number 1. Okay pa siya. Ngayon, pupunta tayo sa running meet niya. Sa running meet niya. Titingnan natin. Yun. Ayan, mga bossing. Nakikita natin ang diferensya. Kita natin ang diferensya nito. Ito yung problema na nakikita ano. May problema siya. May problema siya na problema ko rin. Tingnan niyo mga bossing. Nalusot yung itong pillar gates na ito yung number 24. Lusot siya. Ayan. Titingnan natin dito sa number 1. Ayan. Ayan. Ayaw pumasok. Ayan. Kaya ngayon isasalpak na nga sana namin ang cylinder head niya. Kasi pinalilinisan ko na itong kanyang kwan. Ayan. Sasalpak na namin kasi ayan, buo na binamasa. Yun. Pinapalta namin ng balba engine valve. Ayan. So ngayon habang nililinisan niya, nililinisan namin, sinikap namin yung kanyang piston. So nakakita ako ng hindi normal dito. Kasi kailangan dito sa mga piston na ganito, meron siyang konting labas na ganyan. Yung ngayong sinasabi natin na ano, piston projection. Ayan. Ay kung kukumpara mo dito sa number 6, nakababa siya. Siguro ito mga ayan, mga laki din ang kanya yung binaba. Ayan. Ang nakikita kong problema nito ay sa kanyang ano, sa kanyang maaring piston pin bushing. Or baluktot ang connecting rod. Kaya siya medyo bumaba ng ganyan. Kasi dapat ganito siya eh. Dito sa number 1 niya. Tingnan din natin itong number ano niya, number 2, 3, 4, 5. Ayan. Sige pare, ikutin mo. Yan sa mga baguhan na mga mekaniko, na nag-aaral magmekaniko, eh baka sakaling makatulong ito sa inyo, magbigay ng kaunting idea. Pag kayo magtatanggal ng cylinder head o magpapalit kayo ng cylinder head gasket, tingnan na rin ninyo yung chikapin na rin ninyo, huwag niyong kalilimutan chikapin yung kanyang piston. Yan talaga sa ganito, yan, may kunting labas siya. Yan kagaya niyan. Ito number 2. Okay naman siya, maganda. Parehas ng number 1. Ang kanyang clearance yan, halos yun, pantay siya. Yung kanyang number 5, yung running mate niya, halos pantay siya. Okay, paikot mo para uli. Itingnan natin yung 3 and 4. Halos yan, pantay siya talaga. May kaunting labas, normal lang naman yan kasi diesel engine,
meron talagang konting sobra yung piston niya, ganyan. Ito, ayan. Okay yung kanyang number 5. Number 4. So sa mga kaibigan natin na nag-aaral pa lang magmekaniko, isa rin ito sa pinaka-importanteng matutunan ninyo. Ayan. Pag lalong-lalo na pag kayo magpapalit ng cylinder head gasket or top overhaul, ganyan sabi nga nila, punta top overhaul, kailangan ninyong i-checkin, huwag ninyong kakalimutan checkin yung piston kasi napaka-importante din ito. Ayan, kailangan may konting labas siya kasi sa mga diesel talaga ganyan, may konting siyang labas na ganyan. Ngayon, ang nakita namin dito sa makinang ito, itong number 6 niya. Ayan. Posibleng may tama ang kanyang piston pin bushing or yung kanyang connecting rod, posibleng baluktot din. Kaya chichikapin na rin natin. Kasi abnormal tong isang to. Hindi siya pantay, meron siyang something. Ayan. Sa mga ano lang po ito ha, diyan alam po naman yung marami tayong magagaling na mekaniko. Sa mga gustong matuto pa lang magmekaniko. So, ayan mga bossing, salamat. Salamat sa inyo sa panonood. Ito yung ating mga masipag na kasama dito. Si pare nga ni. Ayan pa si Eric. Nerek Dresa. What's up, mga Mimeo? Okay.